Hi guys, for today, we are giving tarot reading for the month of June. Pero gagawin na rin natin tong weekly na lang para mas maging maganda yung inyong readings. So for today, mag-general read ako about career or money na rin. Pero tignan natin kung ano yung mga lalabas. Tapos, sana mag-guide kayo nito. And sana ma-resonate sa inyo yung lahat ng lalabas sa reading. And sana makatulong to sa pang-araw-araw na decision nyo sa buhay. Okay. Okay, let's begin. Shuffle na natin. So, ano ba yung tarot reading kasi? Ang tarot reading kasi, para lang sa ano ah. Kasi syempre, hindi naman lahat kayang i-absorb agad yung ibig sabihin ng ganun kasi marami pa rin namang ano sa religion nila, against sa religion nila yung ganto, ganyan. So this one, para mas madali lang maintindihan ng lahat, tarot reading is a guide po. Hindi naman kailangan na kung anong lalabas, yun ang susundin mo or yun na yung mag dadala ng buhay mo or doon ka na lang magdedepende sa kung ano yung sinabi ng card. Tarot reading is some kind of divination para mag-guide natin yung mga tao sa paligid natin, ganyan. And nasa tao yun kung paano niya i-correct yung mga pwedeng maging pagkakamali sa buhay niya or pwedeng mangyari sa future. Kung yung iba, nagbibigay sila ng mga tawag dito ng ibang ways para makapag-predict. Eto, somehow, sige, pwede na natin sabihin, oo, nakakapag-predict. Pero ako kasi, hindi ko sinasabi lahat ng info na hindi naman na kailangan malaman pa ng clients para wag na rin madagdagan yung mga iisipin niya sa buhay. So, ginagawa ko yung tarot reading para mag-guides yung mga clients ko na nangangailangan ng mga advice kung ano yung mga dapat nilang gawin sa problems nila at para maging maayos yung buhay nila, ganyan. Pero hindi natin pinipilit ang mga clients na gawin yung mga guides na yon. Tawag dito, nasa kanila yon, choice nila yon. Tapos binibigyan lang natin sila ng mga data tungkol sa pwedeng mangyari or ano yung dapat nilang gawin para hindi mangyari yung mga certain na bagay. Tarot readers should be always cautious about kung ano yung mararamdaman ng mga clients nila after ng reading na yon. Hindi ka dapat basta-basta nagsasabi ng reading na alam mong makaka-depress lang lalo dun sa tao. Alam mo yon. Kaya dapat sa ibang tarot readers maging ano sila yung way ng pagsasabi nila sa mga tao ng readings is dapat alam nilang mas makakatulong imbis na makakasama. Alam niyo yan? So, di ko alam kung nag-gets niyo yung pinagsasabi ko. Pero, small ano lang yung details about tarot reading. Pero, gagawa ko na lang ng bagong vlog yung tungkol dun. So, ngayon, read muna natin yung reading nyo for the month of June. Sana mag-guide kayo nito. And for some reasons, yung iba kasi naniniwala, yung iba hindi. So, okay lang yun. Kahit panoorin nyo to, kahit di ka maniwala, okay lang naman. Wala namang problema dun. Huwag na lang din kayong mang-bash. Kasi, lalo na kung wala mo kayong ambag sa lipunan, makikinood lang kayo, okay lang yun. Pero yung mambabash ka pa, wala kang mga itulong, huwag na. Welcome kang manood, pero hindi ka welcome mambash. Ganun lang. So, ito, shuffle muna natin. Baka sabihin nyo, scripted tong ginagawa ko eh. So, maliban dyan, sa mga nakakilala na sa akin, meron na rin naman akong naridan mga personal na buhay mga tao-tao at paulit-ulit naman silang tumatangkilik sa ating tarot reading. Kaya lang, hindi ako madalas nagta-tarot reading kasi kailangan kong gumawa ng mga spell-casted item. So, pinapriority natin yun. So, sa ngayon, medyo madalang yung ating schedule for tarot reading. So, bibigyan ko muna kayo ng mga free tarot reading kasi
hindi ko kayo ma-accommodate lahat. Sana mag-guide kayo nito. Iba, pwedeng makarelate. Iba, pwedeng hindi. Pero somehow, sana magamit niya to this month of June. For this month of June, for para sa inyong finance, ayan, sa finance, sa financial stability, kung gusto nyong magkaroon ng malaking kita, kailangan nating mag-focus muna sa mga paraan para kumita tayo ngayong panahon ng epidemya, no? So, kailangan i-priorita natin yung mga pangangailangan ng mga anak natin, ng mga mahalan sa buhay, mga pambayad sa bills, yan. Kasi mahirap kumita ngayon, oo. Yung iba, nawala ng work, nawala ng pagkakitaan, pero meron pa rin ibang means, meron ibang paraan, meron ibang pwedeng maging dahilan para patuloy tayong mabuhay or kumita. So, ano yung una nating dapat gawin? So, this card means, kailangan talikuran muna natin yung mga bagay na nagpapasaya sa atin, pero not necessarily talikuran na kalimutan ganun. Parang, iisang tabi muna natin yon, or iset aside muna natin yung mga bagay na hindi naman ganun nakakatulong sa atin para kumita tayo para sa mga bagay-bagay. So, pwedeng sa bahay nyo, palagi kayong may happy-happy or nanonood kayo ng, example, nanonood kayo madalas ng Netflix, family bonding, ganyan. Wala namang masama doon. Ang gawin na lang natin, mag-give na lang tayo ng extra time para magkaroon tayo ng extra income. Ganon. So, bawas-bawasan lang muna natin yung panonood ng Netflix or pagti-TikTok. Yun, bawas-bawasan lang muna natin yung time na yun. Bigyan lang natin ng konting time para kumita tayo ng pera. Yun lang. Give extra time. Give extra credit sa mga bagay na makakatulong sa'yo. Like, katulad ngayon, uso ang online selling dahil hindi nga nakakalabas yung mga tao. So, mag-give ka ng extra time. Meron tayong isa pang blog about online selling, kung paano siya, para magkaroon kayo ng idea paano ginagawa yun. Panoorin nyo na lang din, meron tayong video nun. Tapos, mag-ano na lang din kayo ng time para mag-research kung ano yung magagandang items, ganyan. Tapos, dito sa card na to, this means distraction. So, huwag kayong madadistract kung kunyari, sinimulan nyo yung business or nagsimula kayo ng maliliit na negosyo, ganyan. Huwag kayong madadistract dun sa mga tao na nagsasabing, ay, hindi naman kikita yan, hindi ka magkakapera dyan, or wala kang mapapala dyan. Ako, ano naman yung sinisimulan mo? So, huwag kayong maniniwala agad-agad sa mga ganun, kasi unang-una, hindi naman sila yung magbabayad ng mga renta nyo, hindi naman sila yung magbabayad ng mga bills nyo, hindi naman sila yung magpapakain sa inyo. So, huwag kayong maniniwala sa ganun. Discarte nyo pa rin yun, guys. So, lagi nyong tatandaan na hindi porket may nagsabi na mali yun or hindi nyo kaya yun, huwag nyong gawing way yon para mag-stop. So, gawin nyong paraan yon para lalo kayong magtuloy. Gawin nyo siyang, gawin nyong dahilan yon para mag-succeed. Okay, lagi nyong iisipin sa sarili nyo na, okay, sabi mo, hindi. O, di, papakita ko na lang sa'yo na kayang-kaya ko. Alam mo yon, ganun. So, tapos, ang tendency nun, sa ending, baka mangutang pa sa'yo yung taong yon. Or baka sa'yo pa humingi ng tulong yung mga yon. Tapos, lagi mo lang din discard, lagi mo lang din iisipin kung makakatulong ba sa'yo yung ginagawa mo. Unang-una, sa financial, yun bang kikitain mo is enough para sa family mo, para ma-provide mo yung mga pangangailangan ng anak mo, ganyan. Or kahit ma-provide mo lang yung pambayad ng bills ngayong panahon ng epidemya. So, lagi mo lang iisipin kung worth it ba, o maliban dito dun sa sinabi nung chismosa mong kapitbahay na hindi yan mag-work or hindi yan magiging maganda, kung yung tingin mo dun sa inumpisahan mong
negosyo or small part-time business, eh, so, naisip mo, ay, tama siguro siya, hindi siguro to makakatulong sa akin, kumita man ako, maliit man, maliit lang, so, ganun. Ang gawin mo is, magplano ka, paano mapapalaki yung net worth nun? So, kung kumikita ka na ng maliit, ibig sabihin may tendency na kumita ka ng malaki, diba? So, huwag kang mawawala ng pag-asa dahil hindi naman lahat nagsisimula ng malaki agad. Okay? So, dapat iisipin mo na sa ngayon, kumita ka ng maliit na simulan mo. Ibig sabihin nun, sooner or later, may chance siya na kumita ka ng mas malaki. Diba? Kasi kumita ka na ng maliit eh. So, saan papunta yun? Siyempre, kikita ka na ng malaki. So, ang gagawin mo na lang is, gagawa mo ng paraan kung paano siya kikita ng malaki. Mag-market ka, mag-advertise ka, ganyan. Huwag mong sisimulan ang negosyo, ah, kung sa negosyo to. Huwag mong sisimulan ang negosyo ng ipipilit mo sa mga kapamilya mo, sa kakilala mo, sa kamag-anak mo. Huwag ganun. Kasi ako, ha, sa akin, ang naging aral kasi yan sa akin, never kung ipinush ang products ko sa kamag-anak ko, sa kakilala ko. Ang una ko naging buyer talaga is hindi ko kakilala. Kung sino pa yung taong hindi nakakakilala sa akin, sila yung unang nagdiwala sa akin. Although, open naman ako sa family ko about that. Hindi ko lang din pinush na sila yung maging unang clients ko. Ayoko kasing magkaroon ng hindi magandang usapan between relationship ng family. So, mas magandang, ang una ko naging clients, ang una kong naging customers is hindi ko kakilala. Tapos, mabibigyan nila ako ng feedback feedback about the products na alam kong hindi yun sasabihin lang dahil magkakilala kami. Alam nyo yung ganun. So, lagi kayong hingi ng feedbacks para malaman nyo kung ano yung mali or pwede nyo pang i-improve dun sa products nyo. Tapos, yun yung magiging way para magkaroon kayo ng extra income this pandemic times. Tapos, kahit naman mawala tong pandemic situation natin, pwede nyo gamitin tong guides na to. So, lagi nyo lang tatandaan, give extra time. Hindi naman totally dapat kalimutan nyo yung mga nagpapasaya sa inyo or ganyan. Dapat may time pa rin kayo para gumawa ng extracurricular activities para sa mga income ganyan. Tapos, pagka meron na kayong extra time, mag-focus na lang kayo. Huwag kayong magpapadistract sa ibang tao. Tapos, bigyan nyo ng way para maging worth it yung mga ginagawa nyo. Ganyan. So, etong 3 cards na to for business or for career, sana makahelp sa inyo ngayong month of June. And sana maging mapagmatsyag pa rin kayo sa mga pwedeng maging other possibilities. Huwag niyo i-close yung door niyo sa isang income lang, ganyan, or sa isang business lang. And dahil nga mahirap maglalabas ngayon, depende pa sa lugar, no? Sana maging extra careful pa rin tayo para kung sakaling maglalabas kayo or kailangan nyo lumabas is hindi naman mapapahamak yung mga tao sa loob ng bahay nyo. Ayan lang. So, for now, ito lang muna yung masashare ko sa inyo. And ito try kong gawa ulit ng bagong video next week, and hopefully sana may extra time tayo kasi hindi ko kayo mabasahan lahat, so bibigyan ko na lang kayo ng infos about anong pwede natin gawin or pwede natin maging guidelines, and sana nakatulong to sa inyo. And hindi pa nakaayos yung altar natin ngayon at hindi talaga ito yung specific na setup, so kasi inaayos pa yung kabilang room namin. So, ayun. Kung may time kayo, sana mapagnilay-nilayan nyo yung mga nasabi ng cards natin. And sooner or later, lalo na doon sa mga dati nang nakapagparid sa akin, alam na nila kung paano i-twist yung mga situation natin sa buhay. Itutuloy ko yung ibang readings natin, pero ikakat ko tong video na to para hindi masyadong mahaba at hindi naman maguluhan yung iba sa hindi naman nila kailangan ng information. So,
dito ko tatapusin tong video na to, and sana nakatulong to sa inyong lahat. And I hope marami pa tayong videos na maging pagsamahan together, and sana ma-enjoy nyo yung pag-watch ng mga videos natin. Ayun lang, stay healthy and God bless you more, and sana mawala na yung COVID. Ayun. Di man siya mawala agad-agad, sana maging safe na tayong lahat. At sana gumaling na lahat ng may possible cases sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa buong mundo. And sana gumaling na si Mother Earth. Okay, keep praying guys, and huwag kayo mawawala ng pag-asa. Yun lang. Ulit, I'm Madam Bertud from Witch Cauldron Charms, and I wish you luck and more blessings. Habol nga pala guys, don't forget to like, share, and subscribe for more updates.